Hi, Team Pobre. Ito guys, yung isi-share ko lang yung ano, yung prutas ba nabigay ng aking amo na yung anak ni Lolo, dahil blessed talaga kami sa kanila kasi sa kay Lolo at saka sa anak na ito, kasi hindi ba damot? Nadali, mag-ayos muna tayo mukha, baka sabihin nila na pobre na nga tayo, tapos pangit pa, okay lang. Pampagod vibes lang ito ha. Good vibes lang tayo mga lalab. Huwag magseryoso sa buhay. Kailangan marunong tayo magdala ng ating mga ano, buhay. Huwag tayo magpa-stress. Kasi matanda na nga eh, magpapa-stress ka, lalo tayong tatanda. Okay, ngayon ipapakita ko na sa inyo ang blessing na ibinigay ng aming bisita na anak ni Lolo, na ang ugali niya ay kasimbait rin ni Lolo. Ito ay binili niya sa akin kasi ako nga, mapili na ako ngayon sa kinakain na prutas. Okay, see you sa aking ano nito, sa video ko. Tingnan nyo ang aking video ngayon sa prutas na bigay ng anak ni Lolo. Good morning mga ka-team pobre, na ang founder ay si Inday OFW or Familia Daroca Siargao. I-share ko lang po kung gaano kabait ang anak ni Lolo sa Canada sa amin. Dahil sa kalusugan ko, ako'y pili ang prutas na kinakain. At kailangan daw may prutas lagi talaga. Kasi nga daw para sa ano, yung kalusugan, yung fiber, yung ganun. Ito binilhan. Pero kami na dalawa ni Bibs. Pero si Bibs ayaw ng blueberry. Binilhan kami ng cherry. Yan, cherry. Ano ito, mga 1 kilo ito kasi kinainan na namin ito. At saka yung itong blueberry, tatlong pack ito guys, naubos ko ng isa. Inaano ko lang, parang ginagawa ko lang snack, yung blueberry. Yan, hindi siya matamis kasi katamtaman, may konting asim, may konting tamis. So bagay nga naman sa aking kalusugan. Ako ay akin lang i-shout out kasi yung aking anak ni Lolo. Hindi na kailangan banggitin ang pangalan. Pero wala naman problema pang banggitin ko. Ang aking amo, anak ng amo na mabait, the best ito sa tatlong magkapatid talaga. Si Sir Warren. Siya ang pinaka-the best talaga sa tatlong magkapatid. Si Sir Warren. Maalalahanin yan sa katulong. Hindi yan ano, kung ano yung kinakain niya, ibig gusto niya ang makain rin ng katulong. Nung hindi pa ako nag ano, chance ng aking kinakain, nung medyo bata-bata pa ako kasi normal pang aking asukal. Alam nyo guys, ikaw ang susurrender kasi bili ng bili yan ng makakain. Lalo na yung gusto niyang, kung ano yung gusto mo na alam niya, na kagaya sa tinapay, sa cake, binibili niya talaga. Parang ugali ito ni Lolo talaga, na kung alam ni Lolo na kung ano yung gusto mong pagkain, yun ang ipapabili niya. Kaya dati, madalas kami kumakain ng Kentucky, ay yung ano, Pizza Hut, kasi gusto ko yun dati. Ngayon, kontrolado ko na eh. Pizza Hut, McDonald's, or Jollibee. Kaya yan, dati lagi kami nalilibre ni Lolo. Dahil kung ano yung gusto namin, binibili talaga. Ganito itong anak na ito. Pero ngayon kasi, pili ako sa pagkain, sa prutas, at saka yung normal na pagkain, pili ako. Kumbaga, diet kasi ako. Kaya, kung ano yung nakakabuti sa aking kalusugan, yun ang binibili niya. Kaya, ibabalik ko sa Diyos ang pagpapuri sa kanya. Dahil, binigyan niya kami ng amo na mabait at maano yung concern sa katulong. Hindi kami parang Lolo talaga na style na ugali. Hindi niya iniisip na ibang tao kami or katulong. Hindi. Talagang tinatrato kami bilang isang kapamilya. Hindi kami tinatrato na katulong. Kaya kung bakit dyan pa lang guys, masasabi ko ng grabe ang blessing ko. Kasi ang blessing, hindi yan kay sa pera. Hindi blessing kay pera na blessing. Hindi, maraming klaseng blessings, baka kala nyo. Iba yung pera na blessing, iba yung kumbaga bonus na yung pera na mga blessing. Pero
ang number one blessing na pinupuri ko talaga yung tratuhin ka bilang pamilya. Hindi siya matapobre, hindi siya manlalait. Talaga ang tingin niya sa amin is pamilya. Hindi yan kakain ng siya lang sa pag may binili. Kailangan share talaga kami lahat. I-share niya talaga sa akin. Ganun si Lolo. Si Lolo na ugali. Kaugali niya talaga itong panganay si Sir Warren. Kaya maswerte talaga ako at si Bibs dito. Siyempre ako ang nauna dito eh. Siyempre magti 30 years na ako dito. Dahil ang ugali talaga ni Lolo, ang ugali ng itong panganay na anak, hindi na babago sa akin. Lalo na sa amin dalawa ni Bibs. Kaya dyan pa lang guys, mapalad na kayo sa mga amo nyo. Kasi yung pagtrato sa atin nang hindi natin kaano-ano, number one yun na blessing sa atin, lalo na sa trabaho, mga muhan. Siyempre, pobre lang tayo, so pobre lang kami. So, mapunta talaga kami sa trabaho na ano, katulong. Pero, tinataas ko po ang trabaho ko bilang isang kasambahay sa ibang bansa. Dahil sa trabaho kong katulong sa ibang bansa, iyan na itaguyod ko ang pamilya ko. Nabigyan ko sila ng kahit papano hindi nakakaawa ba na buhay sa mundo. Hindi yung nakakaawa. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang blessing na ibinigay sa akin. Dahil lalo na sa kalusugan ko na umabot na ako ngayon ng 56, mag-56 na ako. Pero yung kalusugan ko talaga, purihin ang Diyos. Kahit daming trabaho, nandoon talaga na healthy pa ako. Normal kasi yung minsan napapagod tayo. Normal yan kahit man hindi ka pa nagka-edad eh. Talagang mapapagod ka kasi nagtatrabaho ka. So isipin mo na lang na once na magpagod ka, mayroon yang kapalit. Kikita ka, ganun yun. Kasi isipin mo kung nakaupo ka lang, anong kikita sa'yo? Eh mayroon ka mang kita, binibigyan ka lang, di ba? Kahit sa asawa mo, binibigyan ka lang ng asawa mo, ganun. Pero mas maganda talaga yung kita na galing sa iyong pagsisikap or pagpagod. Yun lang guys, may share ko sa inyo. Dahil super, super talaga, super blessed kami sa aming amo at saka sa anak ni Lolo. Kahit hindi namin kasama, kahit nasa malayo siya, pero napaka-blessed namin sa kanya. Tao ang turing sa amin, pamilya ang turing sa amin, hindi ano. Yung pamilya na ito, na amo ko, hindi ito matapobre na pamilya, hindi manlalait, hindi sila po. Mayaman ang lolo ko, mayaman siya pero hindi siya matapobre, hindi siya manlalait. Dahil, alam mo, alam nyo, mayroon siyang ano dito, yung sa, ano ba yan, yung sa charity. Mayroon siyang charity na every month siya nagbibigay, chiki, nag-i-issue siya ng chiki, every month siya nagbibigay. Ako ang naghuhulog yan sa mailbox. Kaya, si lolo, ano talaga siya makatao. At saka nakakaunawa siya sa mga mahihirap na tao. Hindi niya minamaliit ang mahihirap, hindi niya nilalait, hindi niya dinidiscriminate, kung hindi siya ay nakakaunawa sa sitwasyon ng mga mahihirap. Kaya blessed ang mga taong, ano, mga taong hindi matapobre, hindi nagdidiscriminate, hindi nanlalait. Napaka-blessed. Tingnan mo si Lolo. Napaka-blessed niya. Dahil sa katulong, kung ibang katulong sa kay Lolo, baka hindi pa tumagal, umalis na siguro. Kasi iba ang sitwasyon niya eh. Kaso nga lang, matagal na ako sa kanila at isip ko na rin sa kanila pamilya, lalo na kay Lolo. Kaya ako, sabi ko hanggat kaya ko, sabi ko sa anak na yung sa Canada, hanggat kaya ko at malakas ako. Yung sabi ng Lolo sa akin na huwag mo ako iiwan Linda hanggang daw sa pagdating ng panahon na kukunin na siya ni Lord. Sabi ko, ang maipangako ko lang kasi hindi ko rin hawak ang aking kalusugan, ang buhay ko. As long na ako'y malakas pa at kaya pa magtrabaho, manatili ako magserbisyo sa iyo. Yun lang ang pangako ko. Hindi ko sinasabi, oo, promise, ganun. Hindi ako nag-promise sa kanya kasi hindi ko hawak ang buhay ko, hindi ko hawak ang sitwasyon ko, ang kalusugan ko. Ang may hawak nito is ang Diyos lang. Kaya ang pangako ko is hanggat kaya ko at malakas ako at kaya ko pang mag-work, manatili ako sa iyo hanggang
pagdating na kukunin ka ng Diyos. Sinabi yan sa akin, kaya kung bakit hindi ako basta-basta makaano sa kanya. Kasi ako rin yung taong ano na may salita ba na hindi ano na talagang tinutupad ko, kasi baka magtatampo, baka eh doon pa siya mapaaga kung iwanan ko nang wala pa sa panahon. Yun, inuunawa ko yung ganun. Ganun lang yan guys pag maghanap buhay tayo. Kasi ang Diyos kasi, kung nandoon yung totoong puso natin, magtrabaho tayo, alam mo ang Diyos, ibabalik yan sa'yo. Pero wag mong isipin na ibabalik sa'yo. Hayaan mo lang ang buhay mo. Kasi hindi mo napapansin pala yung sitwasyon ng pamilya mo. Hindi kasi sa'yo yan eh. Nandoon sa pamilya mo eh. Hindi mo alam yung sitwasyon ng pamilya mo na nandoon ba yung sinasabing kahit po mahirap ka lang pero para bang ang gaan ng buhay. Ang gaan ng buhay. Hindi ka na yung parang daing ng daing, hindi ka yung stress, yung ganun. Hindi ka naman yayaman, kasi paano mo sasabihin na yayaman ka eh? Ang hanap buhay mo hanggang doon lang. Huwag kang mangarap ng sobrang yaman kung ang hanap buhay mo is ano, yung katulong. Kasi tama lang yun, makalibre sa pamilya, makapatayo ng bahay, maka-invest ng konting halaga, yun tama na, pero masaya ako sa ganong ano, sa ganong sitwasyon. Kaya maraming salamat sa inyo guys, at sana'y may ma-inspired ko sa mga sinasabi ko sa itong prutas lang na ito. Ang main ang topic nito, itong prutas at yung nagbigay ng prutas kung gaano kabuti na tao. Kaya siniswerte siya sa mga anak niya. Purihin ang Diyos sa kanyang kabaitan, sa taong marunong sa kapwa. Bye-bye guys! Thank you so much sa Team Pobre. Tuloy ang ligaya natin hanggat kaya natin. Magpalaro, mag-live, yung ganun. Sa mga gusto, pasok lang kayo. Bye-bye!